Buong puwersa ang Liga ng Kalusugan ng Alagang Kapatid para tuparin ang simpleng pangarap ng mga kapatid natin sa Barangay Osmeña, Northern Samar. Ito pala yung Samar. Grabe, ang layo. Woohoo, sarap! Karangalan namin ang maging instrumento para makatulong sa pagsasalba ng buhay. Oh. Agad kami rumescue sa Barangay Osmeña Health Center. Ang dapat kasing takbuhan ng mga taga rito para kumuha ng lunas ang siyang mismo naghihingalo. Nakapanlulumo ang kondisyon ng health center ngayon. Hindi luma, puro sira, halos wala nang mapakinabangan. Dekada 90 nang ipatayo ang health center na ito. At matapos ang mahigit 20 taon, tuluyan nang rumupok ang mga pundasyon nito. So, as you can see, no, kailangan palitan lahat, pati yung walls, pinto, everything, windows. Kasi actually dati na itong health center and it was painted all white. Pero since napabayaan na siya kasi wala rin pondo at walang nakakapunta mga midwife, mga doktor. So hindi na sustain yung health center na to. Unang hakbang ng Alagang Kapatid, muling isaayos ang health center ng Barangay Osmeña. Kami na mismo ni Chef Jeremy ang nagsimula ng paglilinis. As you can see, sirang-sira na yung bintana. Kailangan ng palitan para mas maging mas kapakipakinabang, okay? Yan. Palitan natin yung maayos, yung pag nakita ng mga tao talaga may engganyo silang pumasok dito sa health center natin, di ba? Sa misyong ito, hindi lang Barangay Osmeña ang makikinabang. Kabilang din ang katabing lugar nito, ang Barangay San Jose, Barangay San Francisco, at Barangay San Pagita. Humihila po ba ngayon? Habang abala ang iba, napansin kong nakamasid si Thelma. Anya, nagpas na raw siya sa kanyang kabuanan. Isa lang marahil si Thelma na umaasang sa health center na isisilang ang kanyang munting anghel. Medyo mataas pa siya, hindi pa siya malapit tuon sa labasan, kaya medyo siguro mga 2 weeks pa po bago kayo mga anak nito. Kinaumagahan, dinala na ang mga materyales na gagamitin sa pag-renovate ng health center. Lahat ng mga ito, kailangan itawid gamit ang bangka para maihatid sa Barangay Osmeña. Bawat hakbang na aming tinatahak, katumbas ay pag-asa para sa mga taga-barangay. Para maging functional na ang mga tao dyan, kasi maganda na. Ma-maintain namin ang mga barangay health worker, maging function ang duties. Yan lang. Nagsimula na ang pagbabaklas sa ilang bahagi ng health center.
Okay na. Sa wakas, isang bintana pa. Ito pa. Ito lang simula ng bagong health center. Bawat pukpok, bawat kalabog sa loob ng health center, alam naming papalapit na ang katuparan ng aming misyon. Sa gitna ng aming pag-aabala, isang lola raw ang biglang nahirapang huminga. Agad naman nabigyan lunas si Lola ni Doc Walter. Kasi nakaupo siya dyan, pero may nakapimpre siya ng kape. Tapos may hawak-hawak siya ng 5 piso. Siguro, gusto niya ata umutos ng mga bata. Bigla siyang siguro pinasokan ng hangin. Ay, bigla siyang yumuko. Tapos nakita ng mga bata, talagang lumalabas yung laway niya. Mahigit isang linggo din ang nagdaan bago makita ang malaking pagbabago sa health center ng Barangay Osmeña. Katuwa ng mga kapatid natin sa serbisyo publiko tulad ng HealthSIM, papatibayin nating muli ang pundasyon ng health center. Meron kami mga proyekto na kung saan tumutulong talaga kami sa mga partner communities namin. I mean, diba, just to give back dun sa mga different communities na where we're present. Kasama rin ang Boys and Paint, muling mabubuhay ang kulay ng klinika ng barangay. Talagang pwede natin sabihin very relevant tong Knox Outpaint sa programa ninyo kasi hindi lang environment ang napapubuti, kundi ang kalusugan. Sa pagbabalik ng alagang kapatid, maging bahagi ng isang ingrandong sorpresa para sa buong Barangay Osmeña.